camera. O baka naman may sadyang pumatay doon sa camera. Gawa ko na lahat ng kailangan gawin. Intindihan ko kung bakit mo ginawa yan. Kung ako nasa posisyon mo, malamang mas malawala pa yung ginawa ko. Sepoy, salamat ah. Lagi ka nandyan para tulungan ako. At para saluhin ako. Sa para sa'yo. Lahat gagawin ko. Ayoko ng ganito na para tayong pinaglalaro ang mga kalaban natin. We have to get to the bottom of this as soon as possible. Naintindihan niyo ako? Ay bilis talaga ng panahon, hindi ba? Parang kailan lang. Halos naluha ako noong unang beses kitang kinarga. Natatandaan mo pa ba ang araw na tinuruan kita mag-bike? Nakailang hulog ka. Ngunit nakailang bangon ka rin. Sobrang tapang at pursigido mo para sa isang bata. Sa malapit na hinaharap, pasalamatan mo ang sarili mo sa ganitong kaugalian. My God. First, my failed assassination. Tapos ito. My God, Papa. These attacks worry me. Ano itong ginagawa ng mga kalaban natin? Si Raul, nasan? Chang. Nakita tayo. Nakabalik ka. Bakit? Nangyari ba? Kapusaw siya. Wala, ganun pa rin. Akala ko lang kasi hindi ka makakabalik agad. Wala naman akong plano talaga magtagal. Kasi ang alam din sa bahay, meron lang akong inasikaso. Mabuti, hindi ka nauubusan ng dahilan para pumunta rito. Hindi naman. Oh, kape. Hindi, sige. Akamusingan na lang muna ako siya. Sige, dipunta mo na. Apa. Sa tuwing may nangyayari dito, wala siya. Papa, don't tell me na iniisip mo si Raul. Don't be stupid, Emilia. Mahina at duwag yung asawa mo. Kung hindi lang ako ililigtas ng nasirang ama niyan, matagal ko nang dinispatsa ang gunggong na yan. Papa? No matter. Forget it. Mabuti na rin yung busy siya sa mga operations ng pinagkakakitaan natin. Kailangan huwag hihinto ang pagpasok ng pera. Soul to our dear Mr. Senator. Julio and I are good friends. Tinuruan niya ako manalo last election. It's my turn to help him.
Hayaan niyo, Papa. Magdadagdag ako ng detail ng tao para bantayan tayo. You mean additional security? Napapaliw ka na ba, Emilia? Gusto mo ba na magmukha tayong duwag at tanga sa mata ng mga kalaban natin? That's not what I mean. Shut up! Let the men handle this. Walang naiintindihan ng isang babaeng katulad mo dito. Sorry, Papa. I was just suggesting. We are not going to give our enemies the satisfaction of seeing us running scared. We will handle this, but discreetly. Arnaldo, tutukan mo ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa bayan. Get a list of all the names ng mga bumibisita sa Argente mula ng pinagtangka ng buhay ng mama mo. And do a background check on all of them. Papa, does this include Ivy? Especially Ivy. Alam ko, nag-background check na tayo sa kanya, but this thing started mula nung dumating siya dito. Pero Papa, she saved my life. She even invested in our project. So, bakit naman natin isipin na kakalabanin niya tayo? Wala ka ba talagang natutunan kahit kailan, Emilia? Sa mundo ng politika, kung sino pa yung mga kaalyado mo, kung minsan yun ang pinakamalulupit na kalaban mo, kailangan bang idigdig ko ng idigdig to sa utak mo? I'll handle Ivy, Papa. Aalamin ko ang pinakatatago niyong sikreto. Don't fail me, Emilia. Natin, sinuwerte tayo! Pampernan, huwag din po natin kalimutang pasalamatan sa Diego sa kanyang itinuro sa mga bagong teknolohiya sa pagsasaka. Wala tayong aning ganito! Diba? Diego! 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 Salamat, salamat, salamat mga kasama. Natutuwa rin ako sa ani natin ngayon taon. Pero, meron lang ko tayong malaking problema. Galing ho ako sa party kagabi. At nalaman ko na tuloy na ang proyekto dito sa lupa. Mabuti naman pala at matutuloy na ang project na Mayor Congressman dito. Jack, marami matutulungan sa atin. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Kaya pag natuloy yan, kalahati ng lupa na sinasaka natin, pati yung co-op wala. Ano ka ba? Lilikas? Hindi naman tama yan. Kahit tagal natin sinasaka ang lupa ito, basta basta tayo paalisin? Oo. Wow. Sir Diego, ano po ito? Sir Diego. Totoo ba yung Diego? Paalisin kami dito? Sir. Gagawin ho natin ang paraan para hindi ho kayo maapektuhan. Makakarating kay Congressman ang lahat ng hinaing ninyo. Magpapadala tayo ng formal na sulat sa kanyang tanggapan. Salamat po, Sir Diego. Salamat. Kaya po bahala sa amin, Sir. Ms. Aguas, I'll just inform you once we finalize the date and the time of the conference call. Okay, Joanne. Thank you. Yes, I'm on my way. Oo, dadaan lang ako kay Ms. Aguas. Okay. Bye. Yes, Jepoy. Hello, Ivy. Papunta na dyan si Emilia. Talaga? Di bale, handang-handa ako sa pagdating niya. Nak, mamamalengke muna ako, ha? Sige ho, naiingat ho kayo, ha? Nay, may ilalambing pala ako. Yung chismosa dun sa palengke, pwede niyo bang kausapin? Kwentuhan niyo lang ho kung ano yung nangyari sa ribulto ni Julio. Sige, anak. Ako na bahala. Thank you, Nay. Ingat po. Sige. Ma'am? Ivy, go
surprise! Kanina lang magkasama tayo. Hi. Juice or maaga pa, but if you want champagne, pwede naman. No, I'm fine. I'll pass this time. Kailangan ko pa bumalik ng Kapitolyo. I came here to deliver this. Gov, maiba muna tayo. Yung helpers ko kasi kanina pumunta ng palengke. Balitang balita, usap-usapan na yung pagwasak ng rebulto ni Congressman. Tingnan mo nga naman ang balita, may pakpak din pala, no? At itong palengke, breeding ground ng mga langaw, daga, breeding ground ng mga chismis. Don't worry, Ivy. We are doing something about it. As we speak, hinuhuli na yung mga taong gumawa nito. Sa nangyayari ngayon, Gov, parang napapaisip ako eh. Parang nababother ako. What do you mean? Gov, ngayong may harap-harapang kumakalaban sa inyo, nakakatakot. Parang gusto kong i-address yung investment. Sige, pakisakay na lang huto. Sandali. Parang nawalan tayo ng buhay. Ano nangyari? Pwede ho bang huwag muna natin isipin yung problema natin sa lupa at i-enjoy muna natin ang maganda nating ani? Ah, bakit? Hindi ho kaya magkaroon tayo ng magandang salo-salo bukas? Ay, oo! Magandang ideya yan! Oo, pagkatapos, gagawin kong libre yung paghimagas nating turon bukas. Oo, kaya yung kinain nyo ngayon may bayad. Piro lang! Pasama, para na tayong isang malaking pamilya dito. May pagkakaiba man tayo, may nagkakasundo naman tayo tungkol sa lupa at pag-aani. Tama ko yan. Tama na, boss. Dito ko nga po inaasa yung patuisyon ng anak ko eh. Ako nga ho eh. Pambili ho ng gamot ng nanay ko, may diabetes ho. Ako, pambaon ng bunso ko sa eskwela. Kita nyo na, lahat tayo, eh, sa lupa lang umaasa. Kaya kapag nawala sa atin yan, dahil lang doon sa tinatayong proyekto ni Congressman at ni Mayor, paano na? Tama. Tama, yan. Ay, ito. Isulat niyo ho dito ang lahat ng gusto niyo sabihin kay Congressman. At pinapangako ko sa inyo, ako mismo magbibigay ng sulat nito sa kanya. Ah, boss, pwede ako muna? Sige, sige ho. Sama! Ano ba, Kuro? Ang tagal mo naman at bakit ka humahangos? May kumakalat na balita sa bayan. Anong balita? Yung revolto ni Congressman, winasak kagabi. Ano? Oo. Sino ba pinag-uhalo kay Congressman? Come on, Ivy. I thought we're friends. Oo naman. Magkaibigan tayo, Gov. Pero iba to. This is business. Yes, I understand. Pero alam mo namang hindi kita papayagan, hindi ba? Alam mo kung bakit? Because we're friends. Gusto ko kumita ka ng malaki at hindi mangyayari yan kapag pumull out ka. Gov, hindi ko kailangan kumita. Makakalimutan mo, mayaman ako. I can buy anything I want. Ang importante sa akin, proteksyonan ko yung reputasyon ko at yung kumpanya ko. Ayoko madami sa issues. At bilang nasa politika ka, I'm sure, Gov, naiintindihan mo. Of course, Ivy. I completely understand. But you know, once you're in bed with an Argente, you can't just easily back out. And after all, we publicly announce our partnership. Ayaw mo namang mapahiya ang kaibigan mo, hindi ba? At ang totoong kaibigan, tinutupad ang pangako niya. Pero wala pa akong pinapangako. Kumbaga sa kasal, wala pa akong pinipirma ang marriage contract. Yun lang pala eh. Don't worry, tomorrow, ipapa-ready ko lahat para mapirmahan mo na siya. Pero hindi yun agad-agad, Gov. Siyempre, kailangan yun ma-check ng lawyers ko. At kung sabihin naman nila na okay, fine, di wala tayong magiging problema. Of course. I have to go, Ivy. I need to be back sa Kapitolyo. Alam mo naman, my constituents are waiting. Thank you. Gov. Yes? Siyempre, bilang kaibigan mo, gusto ko sana magdoble ingat ka dahil I'm sure minaman mo na na kayo ng makalaban. Oh no, sweetheart. Hindi ko kailangan mag-ingat. Sila ang dapat mag-ingat sa akin. Bye!
kumakalaban sa pamilya namin. Sisingilin kita. Magpapayad ka. I'll deploy my elite team para magbantay sa mga checkpoints natin. Huwag lang ang elite team mo, Superintendent. I would suggest na kumuha ka rin ng mga tao mula sa provincial headquarters. Dahil pagkatapos ng tampering sa CCTV na naganap sa plaza, medyo nawalan ako ng tiwala sa mga pulis ng bayan na ito. Masusunod, Congressman. Maraming salamat, Superintendent. Sige po. Good morning, ma'am. Papa, look at this. Oh, bakit meron ka dito? Papa, I have to lock down the deal with Ivy as soon as possible. Before she changes her mind, dahil alam niya nangyayari sa atin. Katika, anong ginawa mo? Bakit siya atras? I didn't do anything, Papa. Huwag kang sinungaling, Emilia. You must have done something para magbago ang isip niya. Talaga kahit kailan, hindi ka maaaring asahan. That is so unfair, Papa. Huwag ka na sumagot. Kailangan gawa natin ang paraan ito. Kailangan natin ang babaeng yan at ang pera niya. Yes, Papa. Emilia, please, don't do anything anymore. Kausapin mo si Arnaldo. He can handle this better than you. Alam ni Arnaldo kung saan ang kiliti ng babae niya. Go! Magugunaw kayo, mga Argyente! Tumating na! Tumating na sa bayang ito ang takapagligtas! Tatalunin kayo lahat! Ano sabi mo? Mira. Nakita ko. Isang babae. Isang lalaki. May talang baso. Sila ang sinira sa rebulto. Nakita ko! Tumugo na wang Argyente! Lo, nabalitaan ko yung nangyari. Doesn't concern you, Diego. Hindi mo kailangan makialam. Pero nag-aalala po ako sa inyo. Hindi kailangan. Dahil ito na ang una at huling pagkakataon na papayag akong may kumalapan sa akin ng harap-harapan. Ma, pwede bang huwag ka na mag-alala? Lolo is right, I know how to charm Ivy, hindi siya mawawala sa atin. And who will handle the investigation? Hindi ba dapat yun ang mas concern natin? And while you're at it, maybe, you know, I should take her to the Best Spa, mag-relax kami, mag-shopping kami, lahat. Stop! Papayaan mo lang sarili mo kay Ivy. She's a strong woman, hindi siya papadala sa mga spa o relaxation. She will respond better to a strong man like me. Hey, are you trying to say that I'm weak, na mahina ako? Ma, that's not what I meant. You're the strongest woman I know. Okay, it's just that hulog niya sa akin si Ivy. Mas magiging madali sa atin lahat pag ako tumabaho sa kanya. Fine. Do whatever you think is needed. But you cannot fail. Because if you do so, then akin na naman ang buntol lahat ng sisi ng lolo mo. You understand? I understand. Don't worry.
On, while I'm out with Ivy, can you please handle Natalie for me? Fine. Okay. Madrigal, libre ka ngayong gabi, ha? May date ako. Salamat, Mayor. Sige. Paano pa lang kami nabahala dyan sa delivery, ha? Sige. Yung tamang bilang, ha? Oo, kumagalala. Ito na po ang baon ninyo. Mag-iingat kayo sa biyahe. Ang tamis naman. Sagalik naman, napapaswerte. Ikaw naman, aalis ka na. Gusto mo pag-iisa ko. Isa lang. Ito naman, o. Bitin! Sige. Sunod ka kagad, ha? Sige, o. Sasakay ko lang ito. Sige, sige, sige. Sige. Ay, walang iinom, ha? Ingat doon kayo. Ingat kayo. Nay! Ay! Paano? Uy, eto na pala ang baon mo. Ay, dito na lang po ilagay. Oo, mag-iingat ka, ha? Salamat po, ha? Kasi iba na ang panahon ngayon. Sige po, Nay. Mauna na ako. Ay, siya nga pala. Kamusta ang lolo mo? Nahuli na ba yung may gawa? Hindi pa nga ho, eh. Kung sa bagay, baka may non-trip lang. Ay, oo, sige na. Oo, sige. Nay. Susunod ka pa doon, eh. Mag-iingat ka. Opo. Nako, kape ka muna. Salamat. Jeboy. Ah. Kailangan magmanato muna si Emilia habang nililibang ko si Arnaldo. Kailangan malaman ko kung ano yung mga susunod yung plano. Ang bahala. Mayroon din akong taong imbestigahan, yung baliw sa plaza. Mukhang may alam yan. Ikaw nang bahala din. Andiyan na yung sundo ko. Nak! Mag-iingat ka dyan sa Arnaldo ngayon, ha? Alam ba ito ni Natalie? Ayoko kasi nagsiselos siya sa atin. Ano man siya kailangan pagselos eh. Magagawin ba tayo masama? Well, depende kung anong nakalagay sa dalamong kontrata. So tell me, Mr. Mayor, bakit kailangan mo kong ilabas for a romantic evening? Well, to convince you, huwag mo sana i-address yung investment mo sa project ko. Oh, so sinabi na pala sa'yo ni Governor. Wala naman sikreto sa pamilya namin. Ako rin. Ayoko ng sikreto. Pares tayo, Mr. Mayor. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na kung may tinatago ba kayo din sa pag-iinvestan ko. Just a minor glitch. Yung lupang pagtatayo natin ng EPZ, eh kasalukuyang ino-occupy ng mga magsasaka. But not to worry, papalisin natin sila. What? Mr. Mayor, you assured me na walang magiging gulo. Ayokong madawit yung pangalan ko sa gulo. Ayokong mamuwersa ng tao. That's illegal dispersal. Alam mo, masyadong malaking problema para lang sa kakapiranggot na kita. Di bali na lang, meron pa naman akong pwedeng pag-investa ng pera ko. Miss Aguas, don't drop me like this. Kaya nga kita ilalabas for a special date. Para makumbinsi kita. Come on, just give me a chance. I'm all for second chances, Mr. Mayor. Just make sure it's worthy of my time. Tama na! 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 Tama
Talangin mo sila! Chief! Ano ni? Babaan niyo yung mga baril niyo! Baba mo yan! Baba mo yan! Dito kayo lahat! Yung ani natin! Yung ani natin! Tay, kami na! Tay, kami na! Tulong ako! Tay, kami na! Tay! Huwag ka na lumapit dito! Hindi namin kailangan tulong mo!